nilang tuloy-tuloy ng mga upo sapagkat tumatanggap sila ng bayan mula doon sa mga politiko na nanunuhol. Kaya nakaupo doon dahil namimigay ng pera sa kanila. So bakit nila gawin yon? So dapat tingnan nila na itong isang politiko na matagal na pala nakaluklok sa pwesto at marami ng pera na purapot, kaya merong perang pambigay, yun dapat ang hindi na nalbutuhin. So we have to educate our voters na butuhin nyo yung karapat-dapat na kandidato. Ngayon, kung matagal sa pwesto at naglagay siya ng kamag-anak niya at yung kamag-anak niya ay gumagawa niya ng mabuti, nagkakaroon ng development sa bayan na kung saan naninipihan yung isang politiko, halimbawa sa NGO, then vote for those candidates. Opo. Because they're doing good. So bakit natin idama yung mga gumagawa ng kabutihan versus doon sa mga namurakot kaya sila tumatagal sa kanilang pwesto? Yun dapat ang sinisipa. Yun okay. Dapat natin ang mabotes doon. Opo. Yeah. Sige po. So, Kuya Raffy, si Chacha kasi may mga katanungan and we only have a few more minutes kasi nga po meron pa tayo isa pang panayam. Pero ito lang po sa akin, ano, and hindi po naman itong ating huling uglayan bago maghalalan, ano, and hopefully po we can have more exchange. Yeah. Idol Raffy, kayo mismo ay dinimanda na ho ng libel and we appreciate na ito umabot sa Supreme Court at may decision nga po pabor ano sa mga kagawad ng media. So, sa ngayon kasi in case po kayo pala rin nga na maluklok sa Senado, mag-iiba na rin po ang sitwasyon kasi kayo na ho ang nasa loob ng aquarium, no? And you are going to be, you know, bilang public official, definitely po kayo rin po ay mabubuksan ang inyong buhay. At meron din po mga kagawad ng media o sino man po na mangungomentaryo o baka po hindi magsabi ng maganda tungkol sa inyo. Kayo ho ba ay preparado na doon at ano ang threshold mo before ka magdemanda ng libel kung sakali man sa sino man po kagawad ng media? Manong Ted, ganito yan eh. Alay ko sinasabi dyan, kapag meron mga taga-gobyerno na nagagali sa akin, bakit ko raw pinapatiko sila kung nagsasabi ako ng mga bagay-bagay o yung mismo mga nagsusumbong sa akin against doon sa inireklamang politiko. And palagi ko sinasabi sa kanila, ang lahat ng mga nasa gobyerno dapat huwag maging balat sibuyas. And I will walk na ko. Pag nandun ako, tatanggapin ko lahat ng criticism, huwag lang below the belt. Huwag lang na kung saan titirahin niyo aking pamilya, titirahin niyo aking mga anak. Kung ako titirahin nila dahil nanilibihan ako bilang isang public official, so be it. Tatanggapin ko yan, kakainin ko yan. Ipinasok ko to eh. Diba? Panibigan ko. Mm-hmm. Opo. Hindi ako maging balat sibuyas. As long as wag lang idama yung aking pamilya. As long as wag lang below the belt. Pag sobra na, alam naman natin kung hanggang may hangganan. Then, that's the time na pwede siguro ako magpahin ng kaso. Kaya tapatan ko yung magpahin ng kaso. Opo. Kasi nga, di ba? Kumbaga, you're going to be on the other side of the fence now, right? Oh, yun na ho yun eh. Okay, sige. Yeah. Oh, so, Jack, go ahead. Yes, Idol Raffy, nako, isa rin sa mga katanungan ng inyong mga fans, kapag kayo po ay naluklok sa pwesto bilang isang senador, tuluyan nyo na daw po bang iiwan ang inyong pong programa sa radyo at sa TV? No. Yung RTA will be there forever. Kahit saan ako makarating, nandiyan yung RTA channel ko. Mm-hmm. Nandiyan yung mga programa ko sa radyo, or kung hindi man sa radyo, hindi na po pwedeng papayagan, nandiyan pa naman yung mag-livestream ako via social media para ipaalam sa ating mga mamamayan na I'm always there for them. Wala man yung mga hilahing na gusto nila iparating sa akin, i-action pa rin natin yan. Oo. Gusto rin marinig po ng ilang mga fans ninyo, sir, yung inyo pong komento sa ilang mga may init na issue sa bayan ngayon. Tungkol po sa issue ng formally, ano daw po ang inyong opinion tungkol dyan, Idol? Well, yan ay dinitingin ngayon sa Senado at meron ng mga magagaling natin mga senador na nag-iimbestigayan. So, let the due process roll. So, pabayaan natin muna mga magagawa natin na gawin yung pagdating sa ako. And I would not comment further on that. Pinag-uusapan na ngayon nila. So, ayaw ko na makisali bilang isang private citizen. Sa kagawaran po ng kalusugan, marami kaming mga health workers na nakakausap dito sa programa, Idol Raffy, and a lot of them were saying na dapat nang noon pa nag-resign si DOH Secretary Francisco Duque. Ano po ang komento nyo tungkol doon? Dapat nung 20 years ago pa, nag-resign na siya. Kaya lang, medyo wala na magawa. May mga tao na gano'n, may mga tao na mayayain, may mga tao na mga sobra. Ano daw?
Idol, ano daw pong stand ninyo sa online gambling at sa e-sabong? Well, as long as nagbabayad sila ng tamang buwis na para kapakipakinabang sa bayan, so be it. At nasa mga tao naman yan kung sila ay magtaya o hindi. Basta license yung kanilang ini-engage na kung ano man yung sugal na yon, kailangan may lisensya at kailangan babayad sila ng tamang buwis. Eto po, sa last time na nagsabi po kayo ng inyong opinion tungkol dito, medyo may ilang mga hindi nakaintindi po yata doon sa gusto ninyong iparating din sa taong bayan. Sa issue po ng ABS-CBN, ano po ang opinion nyo tungkol dyan? Alam mo naman, DJ Chacha, 20 years tayong, mahigit 20 years tayong broadcaster. Of course, sinusuportahan po yung tinatawag natin na malayang pamamahayag. Mm-hmm. Okay? Now, kung meron mang utang ang ABS-CBN, na yun ang sinasabi nila noon, then bayaran dapat ng ABS-CBN yung kanilang utang. Now, kung nabayaran na yung utang, please naman, bayaran naman natin silang magbukas. At alam niyo naman, DJ Chacha, noong paman, ako ay takbuhan ng mga taong nawalan ng trabaho, humingi ng tulong, humingi ng ayuda. Kawawa itong 10,000 mga empleyadong mahigit na nawalan ng trabaho. I'm sure marami sila sa kanila ay nagpapagatas. Marami sa kanila tumutulong sa mga magulang may sakit, nagpapakimoterapy. Marami silang mga anak, marami sa kanila may mga anak na pinapaaral. Paano na ngayon itong mga responsibilidad na ibinibigyan nila sa mga kamag-anak nila because of their income, sweldo, ganun sa ABS-CBN, nawala yun. Nasaan na sila? Kawawa sila. Yun lang yun. Ang part... Sana, sa susunod na Kongreso at member ako dyan, boboto ako na bigyan ng pagkakataon na magbukas yung mabigyan ng pag-isa ang ABS-CBN. Pero dapat masusin pag-iimbestiga. Kung may mga utang, bayaran yung mga utang. Buksan. Idol Raffy, sa tingin niyo po ba dapat nang baguhin ang party list law dito po sa Pilipinas? Well, nasa ano na yan? Nasa taong bayan na yan. Kung sila ay papayag na nandiyan yung party list. So far, sa nakikita ko, dahil merong aksiya, yes, tinatawag na kung saan, alam naman natin lahat, naging yung wife ko, and my wife is doing good naman, marami naman siya nagagawa.